Hi guys! Good morning! Good morning! Ayan, it's been a while! Ngayon lang ulit nakapag coffee talk. Morning coffee talk dito sa garden. No? Kasi medyo nag-uulan lately sa umaga. Medyo mahirap po mag-shoot dito kapag umuulan. Maingay. And also, syempre, umaanggi po dito yung tubig. No? Kaya ayan. So, ngayon lang po tayo. Nagkaroon din ng time na talagang mga musta at mag-update din po sa inyo, no? Ayan, medyo marami pong kaming changes na ginagawa dito sa garden dahil nga po nagtag-ulan, so talagang naglakihan yung mga halaman, natatakpan na yung mga ibang halaman ng iba, no? So hindi na nakikita ang kanilang mga ganda. So medyo nire-rearrange po namin ngayon at ayan, ipapakita ko po sa inyo yung pag-re-arrange. Ongoing po ngayon ang pag-re-arrange ng ating garden. No? Not so much naman. Ganun pa rin. Inililipat lang natin para makita pa rin yung ganda ng kanya-kanyang, yung ganda ng bawat halaman. Ano? Sayang naman ang ganda nila kung sila ay nakatago lang. At tinitignan din po natin yung mga halaman na hindi nagta-thrive dun sa area niya dahil baka kulang siya sa sunlight or masyadong naaarawan, no? So, meron, kahit po kasi yung mga halaman natin na direct sunlight, meron din siyang mga number of hours lang na gusto niyang nakababad sa araw. So, ayan. So, yan yung tinitignan namin ngayon. Kung ano yung dapat na paglagyan, no? Bukod sa beauty, no? Pag when we arrange the plants, no? Hindi lang po dun sa kung makikita sila. So, marami tayong kinoconsider, like, yung sun exposure niya, kailangan, kung lalo na yung mga direct sunlight, nakakakuha ba siya ng tamang sunlight. At syempre, for aesthetic reason, kung lumilitaw ba yung ganda niya, nakikita ba yung ganda niya. So, tinitingnan din natin kung sa kabuuan ay maganda ba siyang tignan. So, bukod po sa individual na beauty ng halaman, na kailangan makikita at tinitignan din natin yung kabuuan, like pag lumayo ka, maganda ba siyang tignan, no? Sa paningin mo, of course, depende po sa taste ng tao yan. So para sa akin, kung nakikita ko na ay parang maganda itong ganitong pagkakapwesto, lalo na pag may mga contrast, no? So meron kang dark green dito tapos bigla siyang nagkaroon ng light green or yellow, maganda po yun, yung para sa akin yung magandang tignan. Bukod po doon is syempre yung pag-maintain natin ng halaman, no? When we arrange it ba, kasi iba-iba rin yung watering need ng mga halaman, no? So maganda rin na pagsamasamahin mo yung halos everyday na dinidiligan para nasa isang lugar ka everyday, ito yung kung yung pangdilig mo ay talagang matatamaan niya yung mga halaman sa paligid, so hindi siya masyadong mahirap gawin. So medyo marami po tayong kinoconsider kapag po tayo ay nag-rearrange ng mga halaman. Of course, dahil gusto rin nating makita ang kanilang beauty, no? So papakita din natin kung paano yung magkakasamang halaman, paano natin siya i-rearrange na nakikita yung ganda ng bawat isa. So normally po, syempre yung mas mababa, yun yung nasa harap, and then yan, yan, tapos yung habang palikod ng palikod ay syempre yung mas mataas. Ayan, ipapakita ko po yan mamaya. So, ayan, iikot na tayo, titignan natin. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung ginagawang pag-aayos. Ayan, medyo magulo po yung ating garden ngayon. Pero I'm hoping na after this ay mas maging masaya na sila, no? Sa mga pwesto nila. At sana mag-thrive din sila. And sana ay maganda rin tignan, no? Dahil gusto ko pong mag-stay dito sa garden at magandang nang maganda ang aking nakikita. By the way guys, gusto ko rin nga po palang magpasalamat sa inyo ulit, no? Dahil po sa magagandang comments po natin sa ating mga vlogs, hindi ko po ulit nasasagot talaga lahat, but yan, eto, nasa ECQ na naman tayo ngayon. I'm happy po na kahit papano ay nakakatulong, naiibsan ang inip at lungkot natin na nasa bahay lang. Ayan, I will try to upload more videos as often as I can. Yan. Meron pa po tayong mga
garden visit videos na hindi ko pa po na-upload. Ayan. So, I hope mag-enjoy po kayo. At sana, let's, stay safe, no? Paglalabas, pag kailangan lumabas, ay mag-double mask. Laging maghuhugas ng kamay. At yung mga, iwasan po muna natin ang mga gatherings ngayon, no? Kung kaya, tiisin muna natin dahil medyo nakakabahala po itong Delta variant, no? At iwasan din po natin na mag-worry ng mag-worry, no? Isipin, i-divert po natin yung attention natin sa ating mga halaman or iba pang mga ikakasaya natin dahil pagka nasistress po tayo or nalulungkot, nakaka-apekto din po ng ating immune system yan. Kaya mas mabuti na i-manage natin ang ating mga sarili. Piliin natin na mag-isip ng magaganda at masaya. Kaya ito, magtutour na tayo dito sa garden at titignan natin ang magagandang halaman. At ayan, i-share ko rin sa inyo kung paano namin sila nire-rearrange. Ayan, let's go! Guys, so ito na nag-rearrange po kami ngayon ng garden. Well, actually hindi lang ngayon. Itong mga nakaraang linggo ay medyo magulo ngayon. Marami na ho kami nilipat. Ito, new beauty here. Gustong-gusto ko to. Sa kalawa namin nabili. Itong ating bagong, anong tawag dito lang? Ulit, alam mo? Pushida. Itong ating, ayan, this is our new Japanese busida. Buchida? Busida. Ayan. Japanese busida. Oh, sige, sige. Hindi, mas nakadikit siya sa puno. Oo. Hindi, nakaganyan naman siya noon eh. Sige, okay lang. Look at that, guys. Ayusin pa namin tong ating mga ayan. Trinim po namin ito. Parang bigla siyang nagano tumayo. May ginawa ba kayo? Hindi nakatayo yan. Ayan, gusto mo? Hindi. Kung kanina. Okay din yan, pero maganda siguro iikot. O, paikot mo na. Sige nga, ikot mo. Ipakaikot mo nga rin. Ayun, mata mo. Oo. Pag-ganyan na lang? Pakanan. Ayan. Alam na ni Renz yung pakanan ko. Sige pa. Yeah. Wow. Gamo pa ng konti siguro. Naging vertical garden na siya. Pwede rin. Sige, ganun mga ikanan mo pa ng konti. Hindi. O, yan. Pwede na yan. Sige. Mukha. Parang may ano tayo dito. Presenting. Our mato. Ayan. Mayroon pang bakante ron, no? Pwede pang lagyan dyan, no? Ng, ano, halaman. Ito, ibaba natin to. Kung hanap tayo ng isang mas mababang lalagyan, para hindi sila pantay nitong isang, tawag dito, itong busida. Para hindi sila pantay. Ibaba natin itong foxtail. Nilipat po namin dun sa medyo mas kita na lugar dahil dayan ang dami-dami lumago na po sila, hindi na po makita yung iba. Arrange tayo. Ayan, mas kita na siya, nakatago po yan eh, natago dahil lumago na po yung mga halaman sa harap niya. Ayan siya. Ito, iaangat po natin, nalaglag po ito eh. Itong aking hari, iaangat po natin ito ulit. So, hindi po masyadong madaling mag-rearrange dahil titignan mo kung syempre yung mas mababa, yun yung mas nasa harap para makita po ang ganda nilang lahat. Mababa, pataas. Ayan. Ayan love, mas kita na yan dyan. Very good. Pero itong imperialis, pwede na natin iurong ng konti ng paharap para medyo mas makita ang ganda niya. Maglalagay na rin po kami ng osmocote sa mga ibang halaman. Ayan. Guys, dun po sa mga nagtatanong ulit.
paligid po ng kaso. Oo, naku, nandiyan pala si Meow Meow. Naku, maglagay ka ng mga isang kutsarita sa paligid. Oh. Sa paligid. Oo, sa paligid. Ayan, ikot mo siya dyan. Paligid. Opo, oo, yan. Okay. I-mix natin siya hanggang mga 2 to 3 inches sa ilalim. Dagdagan mo pa, mga dalawang kutsara. Kasi malaki yung paso natin dyan. Maraming lupa. Ayan guys, so dun sa mga nagtatanong kung ano yung ginagamit naming fertilizer, isa dun ay itong Osmocoat Plus. Ayan siya. 11 essential nutrients. Ayan, pwede siya hanggang 6 months bago maglagay ulit. Ayan. Ayan po ang kanyang instruction on how to use. So, ito po ay binili lang namin sa Lazada. Ayan, ito po yung tinatawag nilang, ito yung complete din, no? Meron siyang nitrogen. May nitrogen, may phosphate, may potassium, may magnesium. Ayan guys. And smart release, no? It can last until 6 months. Kasi unti-unting marirelease lang yung kanyang mga nutrients. Ito po ang Osmocoat Plus and plant food. Para pumasok po sa ilalim yung ating Osmocoat, ilusin po natin yung soil. Tanggalin mo itong dahon na ito. Ayan. Tapos papasukin mo sa loob ng ano ng soil yung ano yung mga akin ah ganito siya. Ito, ganito. Ganyan na. Diba? Mas ano, mas madali siya. Tapos mapamahiyan. Tapos di pagka ganyan na siya. Tingnan mo pakita. Ayan. So, ayan yung ating Osmocoat. Ayan. Iilalim po natin yung mga Osmocoat. Hanggang 3 inches. No? Kasi yung ugat natin na sa ilalim. Ayan. Mas malapit. Wala naman pong sunog itong Osmocoat. Hindi nakakasunog itong Osmocoat. Ayan. Ganyan siya. Ayan. So, pumapasok na sa loob yung sa ilalim ng lupa yung ating Osmocoat. Yan po yung instruction na nakalagay, no? Ayan pa, oh. Pakiano mo nga to. Di ba na, ayan. Nakikita ba dito? Opo. Opo, mga. Ayan, oh. Ayan, ang dami pang Osmocoat dyan, no? Oh. Pasok natin sa loob. Oops. Bakit meron dito? May singgonium dito. Halaka. Kunin natin to na ano ko yung singgonium. May tumubong singgonium. Hindi, nilagay ko talaga yan dyan. Hayaan mo lang siya. Ha? Hayaan mo lang siya dyan, oh. Okay na ano ko. Pag malaki na sa ako. Kapag napahin ko kasi ilalim mo siya. Okay. Ayan. Imi-mix natin. Kakakawin natin yung lupa para pumasok po yung Osmocoat sa ilalim. 1 to 3 inches below. Ang aming shiflera, ililipat po namin siya ng pwesto dito. Hopefully mag-thrive po siya dito dahil ang gusto niyan ay full sun. Nakakakuha naman siya ng full sun dito. Ipopropagate pa natin yan eh. Ayan. Ayan, paganyan. Ayan. Sige pa, konti. Okay, masyadong. Ayan, tapos i-move pa natin doon ng konti. Ayan, hop. Ayan. Okay. Ayan, sige pa, konti. Up, tama na. Very good. Yes. Ayan. Napagod na si my love. Ayan guys. So nandiyan na yung ating shiflera. Pero babawasan natin to kasi ipopropagate natin to eh. Sige, konti lang. Konti. Ayan. Si Plantito Renz ay napagod na yun. Napagod na si sir mo. Sige pa. Sige pa. Okay. Ayan. Very good. Okay, tapos ito. Ito ibalik natin dyan. Ayan. Susubukan natin ng lakas ni ano.
Michelle. Ay, gaganya mo. Sige. Paano ba? Tanggalin mo muna. Kaya nyo ba? Kaya naman. Oh, sige. Okay. Yan, dyan. Hop. Hop, hop, hop. Ay, hindi. Iangat mo ng konti. Angat dito. Yan. Alright, yan. Okay. Yan. Teka, hindi nakikita si Harry. Iurong mo pa ng konti dito, Renz. Mitch, Mitch. Mitch. Ayan. Alright, yan. Medyo natakpan ng konti si Chef Lera. Okay lang yan. Okay, sige. Okay. Maarawan pa rin siya, no? Yung doon banda ang hindi masyadong maaarawan. Sige, kaya na yan. Guys, medyo... Ito, nilagay namin dito. Naglagay kami ng aglaonema dito dahil wala na pong pwesto yung aming... Kulang na po yung pwesto ng aming mga aglaonema. So, yung isang big roy namin. Okay, so, and then, ito, nilipat namin tong aming variegated money tree na gold or dilaw dito. Para medyo kitang-kita siya. Niripot po siya. Ayan. Actually, bakit ganito yung kulay niya dito? Ayan siya, guys. And then, ito rin yung aming bagong Dracaena. Ito. This is our new Dracaena. Actually, natutuwa kami dito kasi this is just 900 pesos. Yung mga naunang binili naming Dracaena, nasa 3,000. Pero ito, we just got it for 900. Ayan. Nilinis po namin tong area na to, pero meron pa siyang space. Ayan, itong blanco pa tong space na to. Pwede pa kami maglagay dyan. Ayan. Kung mapapansin nyo, guys, so, yung syempre, ilalagay mo sa harap, yung mas mababa. Ayan, pataas. Nasa taas yung mga, nasa likod yung mga mas mataas. Ayan. Ayusin pa namin to. Hindi pa kami tapos dyan. May mga spots pa like ito. Nilipat namin ito dito dahil natatakpan na po siya dito. Kaya nilipat po namin siya dyan. At ayan. Naghahanap pa kami ng ilalagay dito sa spot na to. Ayan, guys. Ito, lumaki na siya dito. Itong agave na to. Ayan. At ito, nilipat po namin dito dahil ito po ay nakapot before. Doon sa sulok at hindi namin alam kung bakit siya nagkakaganyan. Kaya nilupa namin at ito nilupa namin para baka sakaling lumaki siya. Katulad ng mga nakita naming mga albo. Hopefully maging okay siya dyan. Ayan, ito nirepot na rin namin itong triangularis na variegated. Look at that, guys. Ang ganda, di ba? Ayan, ang ganda ng aming triangle. Naku, kailangan diligan tong aming mayana. Nilipat na rin po siya. So, naglipat po kami ngayon. Ayan, yung aming nilipat. At ito po ang aming mga aglaonema. Napansin po kasi namin na parang may uud siya. So, nilipat din namin. Pinalitan namin ng soil. Hindi pa tapos kaya yung iba nandoon pa. Pinalitan namin ng soil mix and then chinek po yung roots. At ito naman, tomorrow, titignan namin ulit itong mga aming mga, itong aming mga syngonium. Ito, iriripot pa namin, hindi pa ito nariripot. Ito, naripot na rin yung aming bambino. There. Bakit hindi siya nakatayo? Tayo natin siya. Ayan, ito pa, may mga syngonium pa kami dito na iripot na rin. Ating mga at ito yung linet. Ayan, nabuhay na po siya. Medyo nasira po ito eh. Ito ay pinalitan din namin ng potting mix at nilinis yung roots kasi nilalanggam siya. So guys, pag nilalanggam, palitan. Tingnan nyo na yung roots. Baka may aphids din. Then ayan, okay na siya ngayon. Nabuhay na ulit yung mga dahon niya. Ayan, ang aming mga syngonium.
At ito, tignan nyo naman, ang laki-laki na nitong aming palmera. Ito, iniisip na rin namin ipropagate itong mga crotons kasi ayan, nagsisipaglakihan na sila dito. Pero iniisa-isa namin yung mga pinopropagate. Ayan, croton na to, oh. Ang ganda ng kulay, oh, ba? Diba? Look at that, yung mango. Sarap magpropagate nito. Ayan, ruby na rubber tree. Ang ganda na niya, oh. At lumalaki siya lalo. Guys. Ayan. Ang laki na siya. And of course, our Leia. Ang tangkad na ng Leia. Look at this, guys. So, ang ganda, di ba? Ang ganda na ng Leia namin. Ayan. Kailangan na rin itong mga itong tingnan natin kung paano siyang maipropagate. Ayan po ang Leia. Ayan, there's another Leia there. At ito, ang laki na rin niya kung natatandaan nyo, guys. Look at that. Ang laki na, ano? Itong aming agave na ito. At ito naman, nilipat muna namin yung mga ibang yung ibang caladium nilipat namin dito. Ito, nilipat muna namin dito. Kasi, para maupuan na po yung amin doong ano. Gazebo. Problema namin yung aming mga ano dito? Caladium, kinakain siya ng uod ba ang kumakain nito? Caterpillar po, tsaka Caterpillar na maliit pa lang. My goodness, ayan. Kailangan namin itong solusyonan. Ayan. Dito naman, ang balak namin ay itira na lang dito yung mga variegated kasi dito yung mas medyo may bright sunlight. So, pipiliin natin dito yung mga may variegation, ititira natin dito. Ganda niyan eh. Kaya pala, nasan yung mga ibang Snow White? Snow White po to. Hindi yan Snow White. Hindi. Yung kasi alam ko marami namang Snow White eh. Ito. Ito naman, itong area na to ay i-retain namin dito ay ang mga philodendron. Ayan, matitira ako ng mga ibang aglaonema na mga paborito ko dito. At saka ito, ililipat natin dito yung mga ibang anthurium, no? Ayan. And guys, may bago kaming beauty. Ito, ayan, yung aming bagong aglaonema. Matagal ko na gustong bumili nito eh. Kaya lang ito ay medyo medyo mahal siya na ano. Na aglaonema. Ano to? Tricolor? Ayan, this is tricolor. And look at our veggie eye. May bago na siyang leaf. May bago na siyang leaf. Look at that. Yes. Uy, ang ganda ng mirabilis. Oh, ang ganda ng dahon niya. Oh. Ayan guys, look at that. Ang ganda ng dahon itong mirabilis natin. Ayusin natin to kasi hindi na nakikita yung mga ganda nila. Ayan guys, look at the mirabilis. So, ang ganda. Ay, napataka ng ano, ang ganda niya. Oh. Ang ganda ng dahon nito, no? Bakit saan galing itong tubig? Ayan guys, ang aming mirabilis. Meron siyang tatlong magagandang dahon. Look at that. Masaya na. Ayusin lang natin. Like, you know, yung ating Marciano Fat Belly doon. Nasaan na yung ibang Marciano Fat Belly pala? Dalawa to eh. Ayan. Tapos ito rin. Ayan. Inaayos na rin po namin itong area na to. Ayan. Nalagyan po natin ng upuan dito sa gitna. At dito naman natin ipupwesto yung ating mga alocasia at iba pang mga philodendron. Ayan, dito. And then ito rin, dito naman natin ilalagay din yung mga ibang alocasia. Ayan guys, ang dami na nila. Ayusin po natin, medyo umaambon lang ulit ngayon. So stop muna kami. At marami pang iba doon na kailangan natin ayusin. Ayan, ang laki na ng walichi ay, oh. Walichi ay chismatoglottis. Lumapad na talaga siya.
to. Soon, mas magiging organized na siya. Ang dami na po kasi talaga kaya. Medyo napakahirap na niyang i-organize dahil dumami na talaga sila. At lumago, no? Siyempre, lumalaki po ang mga halaman natin. Kaya, ayan, unti-unti po namin, napopropagate na po namin sila. Ayan, ang ganda nitong ano. Bigay sa amin ni Tita Neneng. Pang ilan na to? Ayan, maglilimang dahon na siya. Tatlo lang na dahon to nung binigay sa amin. Ngayon, maglilimang dahon na po siya. Ayan, guys. Wow! Sana matapos na amin. Ito, i-repot pa namin ulit itong aming variegated money tree. Mukhang ayaw niya po sa kanyang pot. Ayan. Itong aming aglonema na to. Lush aglonema. Surviving siya dito. Thriving, surviving, lush pa rin. Ayan, ito pa. Ang ganda niya, oh. Itong aming, marami kami mga aglonema na talagang nagsisipagandahan pa rin. Look at that, guys. Ang ganda, di ba? Ito, gusto ko itong, ano na ito, Diefenbachia na ito. Ang ganda nila dito, oh. So, ayun guys. So, I hope, ayan, na-update na kayo sa ating mga, sa mga ganap dito sa garden. Medyo marami-rami pa po kaming kailangan gawin. At, ayan, may mga propagation pa rin po na kailangan gawin. At, ayan, bibili rin po kami ng mga bagong pots. So, soon, i-upload ko po yung, mag-video po ulit ako doon sa pagbibila namin ng pots. Yung lagi namin binabibila ng pots. Para malaman po nung iba. Ayan, itong mga pots na to. Ayan, we have to buy more again para dun po sa ating mga halaman na kailangan na nating i-repot to. At ayun na guys. So, thank you so much once again. At shout out po sa inyong lahat. Ako, hindi ako nakapag-shout out. Shout out po kay Miss Cora Garcia Carrion watching from San Diego, no? Up to now, 7 a.m. na dito, you give inspiration in every vlog. So, nanonood po siya hanggang since 2 a.m. to 7 a.m. Ako, sana po ay hindi na po kayo mapuyat. Pero, salamat po sa panonood ninyo. Ayan, hello po sa mga taga San Diego. Ayan. Ito po, nako, ang tagal na nito. Nako, si Mr. Edgardo Alvarez. Happy birthday po, July 1 pa. Belated happy birthday na po sa inyo, nako. Pasensya na po at hindi ko talaga nababasa rin lahat, ano? Ayan. Si Miss Let's Cirque Matakot. Ayan, hello. Ayan, pa-shoutout madam. Ayan, I love watching you. Salamat po sa panonood niyo pang palagi. Ayan. And kay Eds Kiatchuan Redondo. Ayan. Meron siyang munting garden, Hardin Eds. Ayan, 1 year na raw sa July 11. Congratulations to you. Ayan, sana po ay mas dumami pang inyong customer. Ayan, guys, puntahan niyo po siya. Si Eds Kiatchon Redondo. Hello po. Ayan, and si Emily. Hello, Emily. Emily Villalon. Hello, thank you for watching. Ayan, lagi ko nakikitang nagko-comment nito si Emily. Hello. Ito. Hi po kay Dada Ses Boards. So, hi daw kay Dada Ses Boards. Hello po. Kay Jacqueline Kulot Bosangit. Ayan. Hello po sa mami mo. Judith. Hello po, Tita Judith. Ayan. Good day. I hope ay mapanood nyo pa itong pagbati ko na to at medyo late na rin, ano? So, thank you. Thank you so much for always watching. Ayan. Ayan. Hello sa Magat family from Quezon City. Thank you so much for watching. And, kay Euphemia Lima, thank you so much for watching from Oton, Iloilo. Suarez, Lima family. Thank you, Lima family, for always watching. Salamat, salamat po. Mr. Armigo Clores, hello po. From
Karamoan. Uy, gusto ko dyan sa Karamoan. Nakapunta na kami dyan. Sa Karamoan Island, Kamsur. Nako, ang ganda-ganda po ng beach dyan. Hello, hello. Thank you po for always watching. Ayan, we have Senendelin Alunan. Hello, from Sursogon. Nako, gusto ko rin makarating ng Sursogon eh. Thank you so much for watching. Ayan, salamat po at nag-i-enjoy kayo. Matagal na po akong plantita, dalaga pa. Mas lalo akong nahilig magtanim ngayon. Nakaka-relax, oo. Masarap talagang, nakaka-relax talaga ang paghahalaman. Ayan. Medyo, may problema nga lang po ako dahil ako po ay, kung mapapansin nyo, ayan, maitim po itong part na to. Dahil meron po akong eksema sa kamay. So, hindi po ako basta makakaw-kaw ng lupa, you know? But I try to. Ayan. Kay Jo Cadiao Ramos, hello from Occidental Mindoro. Hello po sa inyo dyan, mga taga Occidental Mindoro. Pasensya na po doon sa mga hindi ko pa po nababate, no? Titignan ko pa rin po yung ating mga comments. And wag lang po kayong tumigil sa pagko-comment at pag-request ng shoutout if you want me to greet you in the videos. And thank you so much for joining me once again in this video. Salamat po at hindi kayo nagsasawang mag-enjoy at manood ng ating mga videos. Please stay safe. Extra careful po tayo. Please stay healthy. Ayan, lahat po tayo nagdadasal na maging healthy pa rin, no? And of course, let's always choose to be happy.